Thank you. Sa Aldenatics at sa lahat po na nagmamahal sa amin ni Maine. Kayo po ang may gawa kung bakit naging posible ito. Kaya para sa atin, tuloy ang forever! Sana po huwag po kayong magsawa na supportahan po ang Eat Bulaga, ang Kalisere at syempre ang Aldom. Welcome back mga Aldom. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Sabi ko nga po sa inyo mga Aldom, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga point mga ka-aldab na talagang masarap balik-balikan, masarap panoorin yung mga ganitong video, di po ba? Sa YouTube nyo lang po ito mapapanood. Sa YouTube nyo lang po ito, kumbaga makikita. Di po ba? Napakasarap naman po talagang balik-balikan etong mga panahon na kung saan wala pang tao ang naghihiwalay. Wala pang mga tao ang, kumbaga, ibig sabihin lahat sinusuportahan ng Aldab Nation. Lahat sinusuportahan si Lamengay at si Alden Richards. Di po ba? Napakasarap po talagang balik-balikan. Sabi ko nga po sa inyo, ako, pampante lang ako. Ako, masaya po ako. Po ba? Kahit ano naman po kasi sabihin nila, ipakalat nila, okay lang. Kasi tayo naman po talaga yung trending. Bakit nga po ba tayo nagtitrending? Dahil din po sa mga video na to. Dahil din po sa mga silent Aldab Nation na hindi naman po talaga, hindi na nakikipagtalo. Hindi na nakikipagkulitan. Kumbaga, parang okay na lang yung mga ganung bagay eh. Kumbaga, alam naman po namin na hindi kami mananalo pagdating sa mga komento. Pero pagdating sa pagtitrending, hindi po kami kayang pigilan. Kaya nga sabi ko, maraming Aldab Nation ang silent lang. Nag-aantay lang po sila ng tamang panahon. Nag-aantay lang po sila na dumating yung point na makukuha po rin natin yung hinihintay ng Aldab Nation. Kaya nga po nandito si Mr. Destiny para ipaliwanag po sa inyo kung bakit nga po ba nagtitrending ang Aldab. Kung bakit nga po ba masaya ang Aldab Nation, lalo na po kapag weekend. Kasi itong weekend ay private life. Pansin nyo po ba na hindi gano'n nagpo-post si Alden ngayon? Hindi niya tinitrigger ang Katden para magpiesta? Kumbaga, iba nga po yung pinapost niya para hindi ma-focus yung attention ng mga netizen sa kanila ni Katrin at ma-focus ang attention para lang po sa Hello Love again. Oo, aminado naman po tayo na trending po ang Hello Love again. Pero never po nag-trending ang Katden. Hanggang ngayon, di naman po nag-trending. Di po ba? Gawa-gawa lang po nila at sinasabi nilang hindi trending ang Katden. Huwag po kayo maniniwala. Ngayon, trending po yung Aldab. Di po ba? At least ako may ebidensya at resibo. Hindi ko man po mapilit yung mga taong ayaw maniwala. Hindi ko man po mapilit yung mga taong, kumbaga, dumadaan sa channel natin, nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganon, okay lang po yun. Di po ba? Ang importante lang naman, may mga bagay-bagay na, kumbaga, mapapaisip ka. May mga bagay-bagay na, kumbaga, sinasabi ng iba na, hindi, Mr. Destiny, fake news yan, walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Okay lang, kasi hindi naman po natin pwedeng ipilit yung mga bagay-bagay na kumbaga gugustuhin natin. Hindi naman po pwedeng sabihin natin na ito yung paniwalaan nyo, ito yung sabihin nyo, ito yung totoo, ito yung ganito, ito yung ganon. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, bihira po tayo magbigay ng mga kaganapan na talagang kumbaga ipipilit ng iba. Ipipilit dahil po sa mga nangyayari at nagaganap. Although sinasabi ng iba, hindi, Mr. Destiny, fake news yan. Lahat ng sinasabi mo, hindi totoo. Lahat ng mga paliwanag mo, walang kwenta. Di po ba? Kasi nandun talaga yung point, mga kaaldab, na
kumbaga, makukuha natin at makukuha yung simpatya. Makukuha natin lahat-lahat ng mga po pwede maganap at po pwede mangyari. Hindi po ba? Kaya lang sabi ko nga po sa inyo, mga Aldab, andun yung istorya na tama ka, Mr. Destiny. Kumbaga, maging relax lang tayo, maging kampante, hindi po ba? Lahat ng mga sinasabi ng iba, pinapaliwanag ng iba, hindi po ba? Ang problema lang po, mga Aldab, yung mga nagpapakalat ng fake news, tapos yung iba naniniwala, yung iba nagsasabi na, kumbaga, oh, tama ka, Mr. Destiny, kasi yung mga pinipilit nila na walang relasyon. Pero nakikita naman po eh. Di po ba? Pero bago nga po pala natin ituloy itong magandang update na to, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengge at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Ulitin ko lang po, remind ko lang po sa inyo sa mga dumadaan, hindi po ako namimilit. Alam naman po natin ang buong istorya, alam naman po natin ang buong kwento. Sa dami ng mga sinasabi at kwento at pahayag, may kanya-kanya po tayong paniniwala. May kanya-kanya po tayong pananaw. Sa ngayon, hinahayaan ko lang po yung mga issue nila. Kasi, hindi naman po talaga totoo yung mga sinasabi nila na hindi, ganito ganyan. Po, wag po kayong basta-basta maniniwala. Kasi, ako po 101% updated ako. 101% lahat po ng mga pinapaliwanag at sinasabi ko, makikita at mapapanood po ninyo. Real talk to, mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, trending po ang Aldab Nation. Ang Aldab pa rin. Trending po at lagi po tayong bida. Sa mga ayaw pong maniwala sa mga sinasabing fake news, okay lang yan. Ramdam naman po natin yung mga sinasabi nila. Ramdam naman natin yung mga pinapaliwanag nila. Ang hindi lang po nila gusto yung mga pambasag ko sa kanila. Na hindi naman pala trending, pero bakit sinasabi nilang trending? Siyempre, sila po yung apektado. Sila po yung inis. Sila po yung mabubuisit sa akin kasi binabasa ko po sila. Yan ang isa sa rason kung bakit po si Mr. Destiny 101% po ba na talaga naman pong updated na updated pagdating po sa social media. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.